si Marco Montenegro? I'm sorry, Mr. Montenegro. Patay na ang misis ninyo. Binaril siya sa likod at inilibing siya sa drum. Pwede ko ba makita ang katawan for confirmation lang? Sir, huwag kayong mabibigla. Marco! Dito ka lang. Pwede pumasok? Sa tabi ng bahay ni Papa? Siya nga si Jane Montenegro. Mr. Montenegro, maaari ba kayo sumama sa presinto? Bakit? Question nyo na ako dati. May mga kadagdagang tanong. Ba't nagsususpetsa ba kayo na akong pumatay sa kanya? Marco? Kung ganun, walang kaso kung sumama kayo sa amin. Wala po. Sasama ako sa inyo. Sir, bakit to? Nuhuli niyo ba ulit ang Papa ko? Dadalhin lang namin sa presinto for questioning. Madam! Madam! May gulo po sa labas. Matagal lang may gulo sa bahay na to. Eh, sa buhay ko. Miguel, ano na naman? Ang init naman ng ulo mo. Bakit di ka kaya magpahangin? Lumabas ka kaya? Baka matuwa ka sa magandang makikita mo. Ano na namang paka na ito? Basta, lumabas ka lang. Dad! Dad! Dad, what's going on? It's okay. Hindi ako inaaresto. I-questionin lang ako. Sir, anong klaseng mga tanong? Tungkol sa pagkamatay ni Jane Montenegro. No! Si Mommy, she's dead? Teka, paano niyo nalaman? Nasaan siya? Nakita namin ang bangkay na doon. Usap ko, sandali ang anak ko. Sige ho. Marco, it's going to be okay. Planted ang mga ebidensyang nahanap nila. Si Miguel ang may gawa ng lahat ng ito. Sandali. Paano ka nakakasiguro? Nandun ako nung pinatay si Jade. Na-witness ko lang. After all this time na hinahanap natin ang katawan ni Jane, alam mo na pinatay na siya? I'm sorry. I'm sorry, Marco. I'm sorry. It's all my fault. Oh, it's really your fault. Thank you for ruining my life, ma.